page 6, mobilize your members to become OBS leaders. Pinag-aralan ko ang mga feedback forms niyo. Ayon sa mga feedback forms, meron iba sa atin, maraming members ay OBS leaders na. Marami, mga 5, 10, ganyan. Meron iba sa atin, konti lang ang mga members na mobilized na. Kuminsan, meron ibang church, maraming OBS, mga 10, 12 OBSs, pero dalawa, tatlo lang ang leader. Kuminsan, pastor, hawak, pito. Meron pa rin. Meron iba sa atin, maraming Bible studies, hawak ng pastor, isa. Hawak ng miyembro, 14. So, iba't iba ang kalagayan natin. So, ang kailangan pag-usapan natin ngayon, ano ang pwede natin gawin para mag-mobilize ng mas maraming miyembro para maging OBS leader. May iba sa atin magandang karanasan, may babahagi, may ituturo. So, iba sa inyo magtuturo, iba sa inyo tuturuan. Para tayong lahat ay makakaroon ng maraming miyembro na OBS leader. So, para pag-usapan ito, mag-grupo-grupo, balik tayo sa ating grupo of pastors, key lay leaders, and other lay leaders at doon tayo mag-uusap. So, pwede po ba? Balik na? Okay, salamat po. Ang unang pag-usapan, dito po sa page 6, number 1, what has been effective for you in mobilizing your members to become OBS leaders? Bawat isa sa atin, we have some success. Walang church dito, walang OBS leader na member. Lahat meron. May iba sa atin isa, may iba sa atin marami. So, sa inyo nagawa, what has been effective so far in mobilizing your members to be OBS leaders? Okay, pwede ba mag-share sa inyong grupo around 5 minutes para learning from one another? Sige po. Ngayon, tingnan natin number 2. What else could be done? What else could be done? So, ang pinag-usapan kanina, anong ginawa talaga? Ngayon, mangarap. Di pa ginagawa, pero posible. Ano kaya kung ganyan? Mangarap. Okay po ba? Okay, so mag-brainstorming dyan sa grupo, ano pa kaya ang pwedeng gawin to mobilize more of our members? Sige po.